everyone, it's Kath and welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, hello, my name is Kath and thank you so much for clicking on this video. I hope you can join my family by clicking subscribe below and the notification bell beside it so you'll be notified every time I post new videos. So, nagkaroon na ako ng chance para makapag-film ng video na to dahil natutulog na ang aking baby. So, hopefully, mahimbing ang kanyang sleep para matapos ko tong video na to. Before we start, I hope you can follow me on my Twitter and Instagram at Kath Irinco and also my baby too. Meron siyang Instagram account at Baby Prime Theodore. Kung ikaw ay naka-maternity leave ngayon at malapit ka na bumalik sa work, pero iniisip mo na gusto ko pa din na breast milk mo yung mayinom ni baby, then this video is really for you. So if you want to know my daily routine as a working mom slash breastfeeding and pumping mom at work, please keep on watching. So pagpasensyahan nyo na ako maingay sa labas, talagang hindi ko maintay na tumahimik yung mga aso kasi talagang mamadali na akong i-film yung video kasi baka magising na si baby. So let's get started! Kahit na maingay, pagpasensyaan nyo na lang, guys. So, at first, sobrang struggle nung aking breastfeeding story sa baby ko. Nung nag-give birth ako, talagang ipapakita ko sa inyo yung picture ng kauna-unahang try ko ng manual pump. At talagang ganun kakonte yung nakuha ko. Sobrang laking tulong sa akin ng breastfeeding denies group sa Facebook. Nung napasama ako sa Facebook group na yon ng Breastfeeding Pinay, sobrang dami kong natutunan. Sobrang positive ng community na yon. Talagang support group siya. Isa sa mga tinuturing kong support group sa buhay ko, especially as a breastfeeding mom. So, super thank you talaga. And if you guys are wondering kung ano yung group na yun, you can search it. And pwede din kayo mag-comment sa baba kung gusto nyo mapasama sa group na yun. Sobrang laking tulong nun. Sobrang daming nagpo-post doon ng mga experiences nila with their babies. And sobrang dami ding magko-comment at talagang susupport sa'yo all throughout. Talagang sobrang positive lang ng vibes ng group na yun. Doon talaga ako natuto. Aside from searching and watching YouTube videos. So, yun. As in, wala akong idea kung paano ba maging breastfeeding mom or working mom while breastfeeding or pumping mom. Talagang sobrang dami kong natutunan sa group na yun. Talagang hinighlight ko yun dito sa video na to kasi isa yun sa mga dahilan kung bakit napanatili ko ang pag-breastfeed up until now. So, if you guys are wondering, my baby is turning 7 months old na. Up until now, I'm exclusively breastfeeding my baby. And bumalik ako sa work, I think that's December, bago mag-Christmas. So, a week bago mag-Christmas, bumalik na ako sa work. Hindi pala siya mahirap. At first, may isip mo na parang mahirap. Pero, trust me, it's really easy. And of course, kung priority mo ang health ni baby, diba? Comment kayo sa baba kung gusto nyo mapasali sa group na yon. So, I can personally add you din sa group. Or even, pwede ka din atang mag-request doon na magpasama sa group. Visit nyo lang Breastfeeding Pinays sa Facebook. I'm back, guys. So, yun na nga. Medyo nagising si baby and pina-breastfeed ko muna siya. So, natutulog ulit siya ngayon. And going back, ililink ko na lang sa description box below yung mga videos na nagawa ko na related sa breastfeeding, sa aking milk stash, and as a working mom so that you can guys check it out and watch it. So again, kung nag-worry ka, parang iniisip mo na bibili ka ba ng formula milk for your baby once na nag-work ka na, kasi syempre, di ba, hindi mo na siya makakasama 24/7. Well, hindi yan ang solution dyan, momshies. So, I have a lot of options for you para magpatuloy ka sa pag-breastfeed at para hindi humina ang milk supply mo. Umpisahan natin sa
mga kailangan mong bilhin or kailangan na gamit na meron ka if you guys are going to work. Of course, ang unang-una ko ipapakita sa inyo ay ang aking breast pump. Thing that you need to have is, of course, breast pump. So you can have manual pump, you can have electric pump, so it's up to you. But for me, yung unang meron ako is yung manual muna. Hindi muna ako nag-electric kasi naka-maternity leave naman ako for 3 months. I mean, for 2 months and a week or so, medyo nag-extend ng konti. Pero yun, nag-manual pump muna ako. And then, nung kalagitnaan na noon, nung gusto ko nang mag-build ng milk stash para maraming extra si baby, pumili na ako, umorder na ako sa Lazada ng manual, I mean, umorder na ako sa Lazada ng electric pump. Which is, sobrang mura lang. Yung mga napapanood ko sa, parang nakikita ko yung brand na yun is super mahal, like 20,000. Hello? Para sa breast pump, gagastos ka 20,000. Nope. It's up to you kung gusto mo na mamahalin yung pump. Pero for me, naging practical ako kasi meron akong kakilala na gumagamit na itong pump na to. And then, nirecommend niya saan sa Lazada, yung RH pump. And yun yung gamit ko up until now. And okay naman yung napoproduce kong milk. So, up until now, ginagamit ko itong pump na to. And it's less than 600 pesos for electric pump. Dual electric pump na siya at the same time. Dala ko yung manual pump ko and electric breast pump ko at the same time. Why? Okay. Itong electric pump ko, syempre yun yung ginagamit ko para mas mabilis yung pag-produce ng milk and mas mabilis ko mapuno yung bottle or mas mabilis ako makaipon ng breast milk. Now, nilalagay ko yung breast pump na yun sa refrigerator para hindi ko na siya kailangan hugasan pa uli tapos i-sterilize. Kasi syempre wala kang access sa sterilizer sa office. And nabasa ko, in-advise din sa akin na if you're going to use your pump, parang pwede siya sa maghapon gamitin basta i-ref mo lang siya ng maayos. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa isang Ziploc bag and then ilalagay ko siya sa ref para magamit ko pa siya on the next pumping session ko. The next thing that you need to have, of course, so kung meron ka ng pump, syempre, kailangan mo ng storage bottles. So, manual pump ko na to, pang extra ko to kasi minsan may tao sa lactation room and since iniiwan ko sa refrigerator yung electric pump ko, syempre, hindi ko siya makukuha agad kasi nga may gumagamit ng lactation room. And to be honest, minsan ayoko nang kinakatok sila kasi medyo, syempre, na-experience ko din yun. So, hassle pa, nabubuksan pa nila yung pinto, and then may kukunin ka. So, for me, meron akong baon na manual pump para doon na lang ako sa bed, doon sa clinic, or doon na lang ako sa room na extra. Kahit hindi siya lactation room, basta private room, para doon na lang ako magpapump. So, here I have my storage bottles. Syempre, kailangan mo yan. I think nagdadala ako ng mga 5 na storage bottles. Syempre, kailangan mo ng storage bottles. So, first, yung binili ko lang is yung sa SM, yung Looney Tunes storage bottles. And then, nung nag-Christmas, nagkaroon kami ng exchange gift. And yung exchange gift namin is meron kaming wish list. Syempre, nilagay ko dun yung pangkay baby. So, meron akong extra 4. So, bali, meron akong 8 na storage bottles. So, ayun, sobrang useful nila. Lalo na pag magpapump ka sa office. Actually, para din aware kayo, if you're a working mom, dapat daw talaga nakalagay siya. Actually, nagbasa ako online before, nagbabasa-basa ako about sa lactation room. Dapat, every company merong isang lactation room para sa breastfeeding moms or pumping moms. So, super thankful ako na merong comfortable lactation room sa office at may refrigerator pa. Super, super laking help yun sa mga breastfeeding moms. Pagka-pump mo, ilalagay mo sa storage bottle and then ilalagay mo sa ref. So, yung routine ko is nilalagay ko lang siya sa refrigerator. Maraming naglalagay sa freezer pero ako kasi tina-travel ko pa siya pa-uwi. Sa bahay ko na siya fini-freeze. Meron akong baong chiller packs.
So, ito yung unang-una ko. And ito yung Coleman. So, meron akong ganito. Nabili ko siya for less than 200 pesos sa SM Department Store. And, sumunod nun, bumili ako ng dalawa pang extra chiller pack na Coleman din, yung taba, para to make sure na hindi mawawala yung lamig ng breast milk habang tina-travel ko siya pa uwi. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ina-arrange sa aking insulated bag. Pero, ito naman ang aking insulated bag. Nabili ko to for less than 300 pesos. 249 pesos lang yata to. 250 pesos. Ganun sa SM Department Store din. Ito yung pinakamura kasi hindi mo naman kailangan ng mamahal na insulated bag. Kailangan mo na insulated bag. Kasi ito talaga designated siya for food. Para lalagay mo na lang yung chiller or yung ice pack na meron ka. And itong bag na to is dinesign talaga para sa mga food na gusto mong i-keep cold or yung temperature gusto mong mapanatiling malamig. So, yun talaga yung purpose nitong insulated bag. Kung gusto mo nang makabuild ng breast milk stash para marami kang extra breast milk kay baby, of course, kakailanganin mo din itong breast milk storage bags. So, marami na akong na-try na breast milk storage bags. Meron akong nabili. Yung unang-una kong dinay is yung sa Mercury Drug. Mahal siya, 300 pesos for 20 pieces na ganito. And manipis siya and nabutas yung iba kong milk sa freezer. So, hindi ko na ulit yung binili. And super thankful naman ako na yung isang friend ko, sinadjust niya sa akin yung ginagamit niyang Sun Mom Breast Milk Storage Bag. So, ever since na tinry ko tong Sun Mom Breast Milk Storage Bags, super nagustuhan ko na siya. I love this breast milk storage bag. Talagang maa-assure mo na naka-seal siya kasi meron siyang triple lock. Ay, may tawag doon. Yan o. Ziploc siya. Ziploc type siya. So, yan. Tatlo. May lalock mo siya na tatlong beses. To make sure na hindi talaga matatapon yung breast milk. Actually, ito, hindi ko alam kung saan nakakabili nito sa mall. Kasi online ko siya binibili sa Lazada. Binibili ko yung 50%. Pasensya na kayong maingay. Binibili ko to sa Lazada, yung 50 pieces na, and it's for 390 pesos or 380 pesos, I think, plus shipping fee. So, less than 500 pesos yung nagigastos ko, but it's 50 pieces, so pang matagalan na siya talagang gamit. And of course, I'll update you guys kung papaano ko ba ginagamit yung mga pinakita ko sa inyong items or yung mga pinakita ko sa inyong essentials for a working slash pumping mom at work. May nakalimutan pa pala akong i-share. Of course, kailangan nyo din ng sterilizer. Yun naman sinasabi na talagang kailangan siya. Not to the point na talagang kailangan mo nang bumili as in. Pero, kung ikaw ay isang working mom and gusto mo mapadali din yung mga ibang trabaho mo, syempre, pwede kang bumili ng sterilizer. I have my Farline sterilizer gift siya sa akin ng tita ko and super helpful nito kasi hindi na namin kailangan na magpakulo ng tubig sa kaserola tapos ilalagay mo dun yung mga bottle. Nung nagkaroon kami nito ng sterilizer, ito na yung ginagamit namin at super duper helpful siya. The next day. Hey everyone! So, andito na ako ngayon sa lactation room and sorry kung medyo maingay kasi sa labas yung lactation room nag-uusap yung mga nurses. So, yun. I-share ko sa inyo yung routine ko, pumping routine ko, and kung ano ba yung ginagawa ko every time na magpapump ako. So, gaya nga na sabi ko, every 2 hours ako nagpapump. Minsan, kapag hindi ako makakapag-break kaagad, inaabot ng 3 hours. Pero as much as possible, gusto ko every 2 hours maging consistent ako sa pagpapump. So, kararating ko lang sa office. Dito kasi sa second floor, yung lactation room sa loob ng clinic. So, today is 7:09 in the morning. Minsan, kapag hindi nag-breastfeed sa akin si baby, bago ako umalis ng bahay, is nagpapump ako right after kung makarating ng office.
feeling ko kailangan ko na mag-pump, diminish na ako ngayon dito. So, first thing that I do is, of course, ito yung hand sanitizer. So, mag-sanitize tayo ng hands. So, after ko mag-sanitize ng hands, syempre naghugas na ako ng kamay dun sa CR. And then, lalagay ako ng hand sanitizer. And then, after that, maglalagin ako. So, dito sa lactation room, mayroong login plug-out form. Ayan siya. Para may record sila ng mga nagpa-pump dito. Maglalagin lang ako. After kong mag-login, after kong mag-fill up ng form, syempre, dala ko na yung bag. So, ilalagay ko na sa freezer yung Coleman chiller packs na dala ko. Yan. Ito yung dala ko, yung inayos natin. And, syempre, meron akong towel, of course, kailangan yan. Although, may tissue naman dito, pero it's a must na meron ka pa rin sarili mong towel. Ito yung pump ko. And then, ayan. Pump. Storage bottles. Kung nasa office kayo at may ref sa office nyo, unang-una nyo dapat ilalagay ito sa freezer. Kasi para lumamig siya and maging frozen siya talaga. Kasi, di ba, gel yung nasa loob nito. So, para super frozen na siya pagka-out mo. Ready na siya pang travel pa uwi. So, to make sure na talagang malamig na malamig yung iyong mga breast milk habang tina-travel mo siya pa uwi. So, yung dala-dala ko, again, dalawa yung ganito ko pero isa lang yung nabaon ko kasi meron naman ito. Dati, ito lang alone pero hindi ako kontento sa temperature ng lamig. Para sure na hindi talaga masira yung breast milk. Minsan kasi traffic, di ba? Hindi natin masasabi. So, dinagdagan ko siya ng isa. Hindi na kasi magkakasya kapag dinala ko pa yung isa nito. Pero okay naman siya itong dalawa na to. So, kung meron ka nito, pwede na siya. Isa lang. Pero kung medyo matagal-tagal kang mabiyahe, like 1 hour or so, siguro kailangan mo pa nito. And it's for 69 pesos. Mabibili siya sa SM Department Store, sa grocery, or sa supermarket. Meron din ito sa Ace Hardware. Ito mga to. Ito yung ref. Yan. So, open natin siya. Okay. And then, sa freezer siya nilalagay. So, ha, ilalagay natin siya sa freezer. Ayan. As you can see, may milk dyan. Ay, meron name dyan. Para, syempre, minsan kasi may mga magkakapareho. Ito yung sinasabi ko sa inyo na storage bag na nabibili sa Mercury Drug. Yung manipis lang siya, tsaka dual lock lang. So, pinalitan ko na yan. Pero yun yung gamit ko dati. Ayan. Tapos, andyan yung milk ng mga nag-pump. Iniiwan nila. So, nilalagay nila. Fini-freeze na nila. Pero ako kasi gusto ko sa bahay i-freeze. Kasi mas advisable na isang beses lang siya matutunaw. Actually, yung iba, fini-freeze nila agad. And then, ita-travel nila pa uwi. And then, meron akong nakausap isa sa mga nagla-lactate dito na yun doon yung ginagawa niya. Kasi parang mga less than 15 minutes lang yata or less than 30 minutes nasa bahay na siya. So, hindi naman daw natutunaw. And then yun, ililipat niya sa freezer. Pero ako kasi, natatakot ako na i-freeze ko tapos matraffic ako. Tapos matunaw siya pag uwi ko. Eh, medyo nawawala ng sustansya yung breast milk kapag natunaw siya. Tapos, i-freeze mo ulit. So, parang hindi siya advisable na na-freeze na siya and then natunaw. Tapos, i-freeze mo pa again. So, para sure, sa baba ko lang nilalagay, sa ref lang. Pero, eto. Lagay na natin. So, ganyan ko siya nilalagay. And then, ito, nilagyan ko ng... Minsan kasi may nakikita akong same lang din, hindi naman maiwasan yun. So, nilagyan ko na lang ng letter K, Kath.
letter K para sure na makukuha ko yung sa akin na chiller pack. So, ayan. Mamaya, sobrang tigas na niyan ng dalawang yan pagka-out ko. Kung gusto mo maging pumping mom at work, so, kailangan mo nang ilagay sa freezer unang-una. Start, bago pala mag-start ng shift mo, pagkakarating mo, ilagay mo na sa freezer yung iyong ice packs or yung iyong chiller packs para matigas na siya mamaya pagka-uwi mo. So, yan. Close na natin. And then, ito yung chair. Oh, ayan yung mga gamit ko. So, okay. Ayan yung tissue. So, sobrang comfortable nitong lactation room dito. As in, super. Diba? As in, thumbs up. Nung pagkabalik ko galing maternity leave, tapos first time kong pumasok dito sa lactation room, talagang sobrang comfortable ng pakiramdam na nakakapag-pump ka ng breast milk for your baby habang nasa office ka, diba? So, super, super fulfilling. So, ito pang isa ko i-discuss sa inyo na lagi kong sinusuot is yung wrap around. Naka-dress ako. And it's really a must na meron kang easy access na damit. It doesn't matter kung dress siya or blouse or t-shirt. Basta sa tingin mo, makakapag-pump ka ng comfortable. Kasi ako, meron akong yung mga dress ko noon, nung before ako maging pregnant. As in, one dress lang siya na walang access na ganyan. So, ano lang siya talaga, kailangan mo siyang hubarin. So, bago ako bumalik sa work, kinonsider ko na talaga ay magpapump ako pagkabalik ko sa work. Gusto ko magpump. Kasi gusto ko makaipon ng breast milk para breast milk pa din yung ma-consume ni baby habang nag-work ako. So, bumili na ako ng mga wrap-around dresses to make sure na ready ako pagkabalik ko sa work. So, yun. Thanks. Nusuot ko. Okay? And, yun. So that's it. Magpa-pump lang ako, guys, and I'll share you guys kung ilan yung magpa-produce ko for this morning session. First session ko, first pumping session ko before my shift. So nagpa-pump na ako, guys. Na yung aking pumping machine. So, pwede siyang i-adjust kung gusto mong mahina lang, minus sign yung bawasan mo yung suction ba yun? Yun ito. Laksan mo siya kung tolerable. So, hindi naman siya masakit eh, promise. Sa una, feeling mo lang masakit, pero lalo na pag nasanay ka. And of course, aside from yung easy access na top o na damit, syempre kailangan nyo rin ng nursing bra kasi para hindi na talaga kayo magtatanggal ng bra para comfortable. Ewan ko kasi ako, ayoko nang hindi ako comfortable habang nagpa-pump. So, make sure ko talaga na easy access lahat. Na yung tipong hindi na ako magtatanggal ng damit pagka nandito ako sa lactation room. As in, parang ilalock ko, tatanggalin ko lang yung lock kapag nursing bra or pag wrap around dress, ayan, bubuksan ko lang siya sa taas, hindi ko siya kailangan hubarin. So yun, make sure na meron kayong nursing bra and then easy access na dress or top. Mas okay yung mga wrap around para talagang super comfy kayo habang nagpa-pump. Tapos pwede kang mag-sleep habang nagpa-pump. Yun yung advantage nung ano, nung electric pump. Kasi minsan hindi ko na siya kailangan hawakan. Minsan lang pag-aayusin ko. Pero, ayun. Hindi ko na siya hinahawakan. Minsan, hinihintay ko na lang na mapuno. Ganyan. Hinihintay ko na lang na maging okay na. So, yun. And then, para comfortable ka, isipin mo, mag-pray ka. Nag-pray ako every time mag-start ako mag-pump. Sana marami ako ma-produce na milk. And para comfortable ako, hindi ako nag-iisip ng negative. Kasi napapansin ko pag stress ako,
humihina yung supply ko. Happy thoughts lang and good vibes. So I make sure na dala ko yung phone ko. Nandyan lang siya. Tapos magpiplay ako ng YouTube videos. Tapos papanoorin ko para comfortable and happy thoughts ang may isip ko habang nagpapampa ko para maging maayos yung milk production ko. Ganun din ang gawin nyo, guys. Mag-phone lang kayo habang nagpapump kayo or mag-isip kayo ng mga masasayang nangyari sa inyo. Happy thoughts lang, ganyan, positivity, good vibes. And trust me, magkakaproduce ka ng maraming milk for your baby. So, tapos na akong mag-pump at ito na ang na-produce ko. Ito sa left at ito naman sa right. So, ang ginagawa ko, then, pagsasamahin lang natin siya. Ta-da! This is for you, baby Prime. Ginagawa ko lang ito. Ibabalik ko siya dito sa pump. Tapos kukuha ko na isa pang bottle. Ilalagay ko sa pump. And then, kukunin ko yung Ziploc bag. Ilalagay ko yung... Ang ginagawa ko is, since gagamitin ko pa siya maghapon hanggang sa bago ako mag-out, ilalagay ko siya sa ref. Para, di ba, hindi ko nang hugas-hugasan. Actually, ito naman talaga yung ina-advise. Hindi siya kailangan na hugasan every pumping session. Lagay mo lang sa ref and then pwede na siyang gamitin ulit mamaya. So, nilagay ko lang siya dyan. And of course, the milk. Lagpas 5 ounce ako. Siguro ano to? 5.5 ounce din. Yeah. Hey, I'm so happy every time na makakapuno ako nito. Actually, maka-4 na lang eh kasi tigfo 4 ounces yun nilalagay ko sa Ziploc bag. Pero, syempre, mas okay na nung madami. Okay. So, nilalagay ko siya dito. Yan. Yan muna siya. And then, malamig na siya mamaya. Tapos, tanggalin ko na to. And then, lipit lang natin siya. And then, mag-out ako. So, it's been 7:43 ako natapos. Nakakat 20 to 30 minutes ako ang pumping session. So, yun. And then, akyat muna ako sa taas kasi magsistart na yung shift ko. And then, mamaya ulit ang lactation break ko. Meron tayong lactation break. So, pwede mong kausapin yung supervisor mo, yung boss mo para bigyan ka ng lactation break. And ako, pag lunch time ko, kinoconsume ko na din yung half ng lunch time ko para mag-lactate. So, yun. That's it for our first pumping session. And mamaya ulit magpapapa ko after 2 hours. So, kung nag-start akong 7, siguro mga 9 to 9:30 kailangan pabalik ako ulit para mag-pump. And see you guys later. Hi guys! So, andito ulit ako sa lactation room. And naiwan ko yung camera ko sa taas. So, cellphone yung gamit ko ngayon. As usual, ako ay mag-a-attendant. Meron akong pimple. I'm so sorry. Since 7 ako nag-start, 2 hours, so 9. And it's 9:25, so saktong-sakto lang siya. Kasi as much as possible, gusto ko talaga maging consistent yung every 2 hours ko para marami akong mapump and maging stable talaga yung breast milk. Kasi, ano daw to eh, learn the rule of supply and demand. Magpapump na ulit ako. Second pump ko for today's shift. And meron akong biniling breakfast na milk tea. So, sobrang saya ko meron ng malapit na milk tea.
dito sa office. And breakfast. Para mas marami tayong mapump, magbe-breakfast tayo. At magti-take ng more water. More water lang. Yung tumbler ko nasa taas. Pero yun, more fluid. At tip din pala. Dapat meron kayong panalin ng hair. Kasi para comfortable at walang hair habang nagpa-pump. Yun guys. Siyempre. One bite lang. Shawarma. So, I'm done pumping. Right. Here it is. So, here as usual, pagsasamahin ko lang ang dalawang bottle. I mean, isasalin ko lang. And I got like 4.5 ounces for this pumping session. Oh, I love you. Sobrang sobrang saya ko. Every time talaga na makakadami ako ng pump. Super saya. Oh my God. Thank you, Lord. Sobrang thank you po. 15 minutes akong nag-pump and dyan ang aking pump at ang aking second output, which is 4.5 ounces. Thank you so much po sa aking na pump. Yan! Obviously, mas marami to yung una. Kasi, nasanay na yung katawan ko na tuwing early morning talaga, first pumping talaga yung marami. Kung minsan nga is, napupuno yung isa, tapos, ito, mga hanggang dyan, first pump yun, minsan, ganun. Pero kanina, since nag-latch sa akin si baby ng kaunti, bago ako pumasok, nakapump ako ng madami-dami, kahit pa. Then, balik na ulit ako sa taas. Work, work, work na ulit. Tapos, mamaya ulit. 11 or 12 noon. Babalik ulit ako dito para mag-pump para sa aking third pumping session. And update ko ulit kayo mamaya. Hey guys! So, andito na ako ulit sa lactation room. So, pangatlong pump ko na. And it's time to pump. And after this, kakain ako ng lunch. So, it's 12 na. Actually, okay lang yan kung 3 hours malampasan since yung last pump ko. So, magpa-pump na ako, guys. A few moments later. Tapos na ako mag-pump ng third pump ko. And 4.5 ounces. Thank you so much. Namamalato. Ta-da! And then mamaya, last pumping session ko. Two o'clock or 3 o'clock. 4 times ako nagpa-pump sa loob ng whole shift ko. So, meron na akong 14 ounces na yung naiipon ko. Yeah. I guess, fourth and last pumping session. It's 3:30 na. And then, 3 o'clock actually dapat eh. Pero, nalate ako mag-break. So, 3:30 na and magpapump na ulit ako. Tapos noon, nalagay ko na sa insulated bag lahat ng napump ko. So, nandito na ulit ako sa lactation room and last pumping session ko for today. And then, uuwi na ako. Hey guys! So, again, tapos na ako mag-pump at uuwi na ako. So,
lang ako. Kailangan natin. Tara! Alam nyo, mag-iingat kayo kapag ka magpapatong kayo ng walang takip na may lamang breast milk. Sobrang daming beses na ako nakatapo ng breast milk. Ang sakit-sakit talaga sa kalooban. Yan. So, tayo ay naka almost 5 ounces. Since pauwi na ako, syempre, magliligpit na ako. Kukunin ko na din yung aking chiller. Super lumin. And my milk. All my milks. Let's get them. Kiki. So, ganito ko siya inaayos. Ganyan. And then, ito. Ayun, no? Ito gusto-gusto nyo. Ito gusto. Super tigas. Pinapagit na ako itong mga make sure na talagang sobrang nakasara sila. So, yan. 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 Itas ito. Yun yan sa gitna. Make sure na naka-seal lahat para hindi tatapon. And then, yung aking pump, huhugasan ko na siya pagka-uwi. Yung extra takip. And then, yung ziplock, which is, fixi ko naman dyan. And then, takipan natin siya. Towel. Okay. And then, ang aking pump. Isasama ko na dyan. And then, we're good to go. Sasara lang natin siya. Ayan. Okay. Let's go home. That is it for my video, guys, for today. I hope you've learned something and I hope na na-inspire kayo na ipagpatuloy yung pag-breastfeed nyo kay baby. Even though na mag-work na kayo, super enjoy siya, super fulfilling. At ako, hindi ko nararamdaman na sobrang hirap ng ginagawa ko na nag-work ako at the same time every 2 hours. Kailangan kong pumunta ng lactation room para mag-pump additional work. Hindi ko siya iniisip na ganun kasi sobrang ini-enjoy ko siya. And to be honest, every time na makakapag-produce ako ng milk, every pumping session, tapos nakikita ko talaga na napupuno ko yung bottle ni baby ng breast milk, talagang sobrang fulfilling nun sa pakiramdam. Alright, you guys, thank you so much for watching and I hope you can follow me on my social media. And of course, don't forget to join my family by clicking the subscribe button down below and the bell button beside it so you'll be notified every time I upload new videos. Thank you so much for watching again and see you on my next one. Bye!